Iyo po ang lahat. Panginoon ay purihin, ngalan ay kakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon, ikaw ang may likha ng langit, dagat at lupa, ng buwan, araw at mga bituin, ganang nilalang sa papawirin. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain, ngalan niya ay dakilain. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin ho natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na luba akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itaguyod mo ang aming ginagampanan. Alinsunod sa iyong kalooban upang sa ngalan ng anak mong mahal, kami maging marapat magkaroon ng karagdagan sa aming paggawa ng mga kabutihan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. At pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, sinugo ng Panginoon kay David si Propeta Nathan. Pagdating doon ay sinabi niya, sa isang lungsod ay may dalawang lalaki, mayaman ang isa at ang isa'y dukha. Maraming kawan ng bakahan ang mayaman, samantalang ang dukha ay may isa lamang munting babaing tupa. Inalagaan niya ito at pinalaking kasama ng kanyang mga anak. Pinapangko niya itong parang anak na babae. Isinasalo sa pagkain at pinaiinom. Minsan, may manlalakbay na naging panauhin ang mayamang nabanggit. Sa halip na sa kanyang kawan, kumuha ng hayop na papatayin. Ang kaisa-isang tupa ng dukhang iyon ang kanyang kinuha. At iyon ang inihanda niya para sa kanyang panauhin. Napasigaw sa galit si David. Naririnig tayo ng Panginoon. Ang taong iyo'y dapat na mamatay. Kailangang magbayad siya ng apat na ibayo sa kanyang ginawa.
sapagkat inapi niya ang dukha. Sinabi agad ni Nathan kay David, "Kayo ang lalaking iyon. Ito ang sinabi sa inyo ng Panginoon. Yamang ako'y itinakwil mo at kinuha mo ang asawa ni Urias, tandaan mo, laging may mamamatay sa patalim sa iyong sambahayan." Sinabi pa rin ng Panginoon, "Pagkakagalitin ko ang iyong sambahayan, sa harapan mo'y ibibigay ko sa iba ang iyong mga asawa at sisipingan sila kahit araw. Ginawa mo ito ng lihim, hayag kitang parurusahan at makikita ng buong Israel." Sinabi ni David kay Nathan, "Tunay akong nagkasala sa Panginoon." Sumagot si Nathan, "Kung gayoy, pinatatawad ka na niya at hindi ka mamamatay. Gayunman, yamang nilapastangan mo ang Panginoon, ang magiging anak mo ang mamamatay." At umuwi na si Nathan. Tulad ng sinabi ng Panginoon, ang anak ni David sa asawa ni Urias ay nagkasakit ng malubha. Dumalangin si David para gumaling ang bata. Nagdamit siya ng sako at nag-ayuno at sa lupa na nahiga ng gabing iyon. Lumapit sa kanya ang matatanda sa palasyo at hinimok siyang bumangon. Ngunit tumanggi siya. Aayaw na rin niyang kumain. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Diyos ko, sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Isang pusong tapat sa aking likhain, bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay, huwag akong alisin. Ang Espiritu mo ang papaghariin. Diyos ko, sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako ay gawin mong tapat. Kung magkagayon na, aking tuturuang sa iyo lumapit ang makasalanan. Diyos ko, sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Ingatan mo ako, Diyos kong manunubos. Ang pagliligtas mo'y galak kong ibabantog. Turuan mo akong makapagsalita at pupurihin ka sa gitna ng madla. Diyos ko, sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, hallelujah.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong araw na iyon, habang nagtatakip silim na, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Tumawid tayo sa ibayo." Kaya't iniwan nila ang mga tao at sumakay sa bangkang kinaluluanan ni Jesus upang itawid siya. May kasabay pa silang ibang mga bangka. Dumating ang malakas na unos, hinampas ng malalaking alon ng bangka, anupat halos mapuno ito ng tubig. Si Jesus na may nakahilig sa unan sa may hulihan ng bangka at natutulog. Ginising siya ng mga alagad. "Guro," anila, "di ba ninyo alintana? Lulubog na tayo." Bumangon si Jesus at iniutos sa hangin, "Tigil," at sinabi sa dagat, "Tumahimik ka." Tumigil ang hangin at tumahimik ang dagat. Pagkatapos, sinabi sa mga alagad, "Bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananalig?" Sinidlan sila na matinding takot at panggigilalas at nagsabi sa isa't isa, "Sino nga kaya ito at sinusunod maging ng hangin at ng dagat?" Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga kapatid ko kay Kristo. Tunay nga pong kay buti ng Diyos dahil hindi niya tayo pinapabayaan sa anumang hamon ng buhay. Kasakasama natin siya at parati tayong tinutulungan, lalo't higit sa mga pagkakataon na tayo ay natatakot at napanghihinaan ng loob. At alam ko po mga kapatid, sa buhay po natin, maraming beses tayong natakot at napanghinaan ng loob. At marahil ang ilan po sa inyo na nandirito ngayon na nagsisimba ay may kanya-kanyang mga takot na nararamdaman sa kanilang mga puso. Natatakot kayo dahil may sakit kayo at hindi nyo alam kung gagaling pa kayo. Natatakot kayo na maaaring masira ang relasyon na mayroon kayo sa inyong pamilya o sa inyong kapwa. Natatakot kayo na wala na kayong maipambayad sa pangmatrikula ng iyong mga anak. Natatakot kayo na mawalan na ng trabaho at wala nang mapangkuhanan ng panggastos sa araw-araw. Natatakot kayo sa mga problemang hindi nyo alam kung paano susolusyonan. At dahil sa takot na iyon, tila bagay kay gulo ng ating buhay. Hindi natin alam kung ano ang ating gagawin. Unti-unti na tayong napanghihinaan ng loob at nawawalan ng pag-asa. Kaya kung minsan nakakalimutan natin ang mga kayang gawin ng Diyos sa ating buhay. At ganito rin po naramdaman ng mga alagad ni Jesus habang sila ay nasa bangka kasakasama niya. Dumating ang malakas na bagyo. Binayo sila ng napakalakas na alon hanggang halos matangay ang kanilang pananampalataya. Nakaramdam sila ng takot. Nangamba sila na baka lumubog sila at mamatay sila sa gitna ng dagat.
At dahil din doon, nakalimutin nila kung sino ang kasama nila. Kung ano ang kayang gawin ni Jesus. Dahil napangunahan sila ng takot, halos nanganib ang kanilang pananampalataya. Mga kapatid, sa mga pagsubok po natin sa ating buhay, sinusubukan din po ang ating pananampalataya. Ngunit lagi po nating pakatatandaan na anumang bigat ng problema, anumang hirap na ating hinaharap, nandyan si Jesus, kasama natin. Walang imposible sa Kanya. Lahat kaya Niyang gawin. Isang salita Niya lang sa hangin, tumigil ito. Isang salita Niya lang sa dagat, tumahimik ito. Kaya sa kabila ng takot na maaari nating maramdaman, hayaan natin na manaig ang pag-asang hindi tayo pababayaan ng Diyos. May awa ang Diyos. Mahal tayo ng Diyos. Kaya mga kapatid, lakasan natin ang ating loob. Magtiwala tayo, manalig tayo, umasa tayo sa kapangyarihan at kadakilaan ng Diyos. Lumapit tayo sa Kanya na may buong pananampalataya at pananalig. Kumapit tayo sa Kanyang awa at pagmamahal na Siyang magliligtas sa ating lahat. Kaya mga kapatid, kung halos maiyak kayo sa inyong mga problema sa buhay, lagi niyong pong pakatatandaan na yung problema na yan ay mga pinagdadaanan natin sa buhay. Tinadaanan lang at hindi natin tinatambayan. Kaya malalagpasan natin ang lahat ng iyan sa tulong at awa ng Diyos. At bilang pagtatapos po ng aking pagbabahagi at pagninilay sa inyo, hayaan niyo pong ibahagi ko sa inyo ang isang lyrics ng isang kanta na nangungusap sa akin sa tuwing maririnig ko ito. Sa tuwing ako ay may problema o pinagdadaanan, tila bagay itong lyrics ng kantang ito ay sinasabi sa akin ni Jesus. Pakinggan po ninyo. Huwag ka nang umiyak sa mundong pabago-bago. Pag-ibig ko ay totoo. Ako ang iyong bangka kung magalit man ang alon ng panahon. Sabay tayong aahon. Kung wala ka nang maintindihan, kung wala ka nang makapitan, kapit ka sa akin, kapit ka sa akin, hindi kita bibitawan. Mga kapatid, sa paglalayag po natin sa ating buhay, kasama natin si Jesus. At kung malunod man tayo sa problema na ating pinagdadaanan, kumapit lang tayo kay Jesus dahil Siya mismo ang mag-aahon sa atin. Kaya naman po, huwag na huwag tayong mangamba dahil kailanman hindi tayo bibitawan ni Jesus. Kumapit tayo kay Jesus na may buong pananampalataya at pag-asa na magiging maayos din
ang lahat. Amen. Magsitayo po ang lahat. Inamahal ko mga kapatid, sinunod maging ng hangin at alon ang anak ng Diyos. Mulat sa katotohanan ng ito, manalangin tayo ng may pagtitiwala para sa kapayapaan. Ang ating itugon, Panginoon, paghupain mo ang mga unos ng aming buhay. Panginoon, pahupain mo ang mga unos sa aming buhay. Ang ating simbahan, naway gabayan ng Panginoon, lalo na sa malalaking alon ng pagsubok na nagbabantang sumakop dito. Madalangin tayo. Panginoon, pahupain mo ang mga unos sa aming buhay. Ang mga pinuno ng mga nagkakagulong bansa, naway walang hinawang maglingkod para sa kapayapaan at katarungan. Manalangin tayo. Panginoon, pahupain mo ang mga unos sa aming buhay. Ang mga mandaragat, namamalakaya, at lahat ng may kabuhayan sa karagatan, naway mapanatili sila sa kaligtasan sa pamamagitan ni Maria, ang tala ng karagatan. Manalangin tayo. Panginoon, pahupain mo ang mga unos sa aming buhay. Ang mga may kapansanan at yung mga may pabalik-balik na karamdaman, naway makatagpo ng kapayapaan sa mapagpagaling na kapangyarihan ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, pahupain mo ang mga unos sa aming buhay. Makalangit na Ama, gawin mo kaming dalisay na mga pagsubok at kaguluhan na dulot ng unos sa aming buhay at magdulot nawa ito ng kapayapaan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Dugamin sa iyo, Apa, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa'yo. Handog namin sa iyo, Ama, nang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa'yo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, tanggapin mong malugod ang aming mga handog, ngayong ang kabanalan ay iyong dulot. Kami sumasamo sa iyo at lumuluhog upang kaligtas ay iyong ipagkaloob sa pamamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahang loob ang tao'y nilikha mo't pinangangasiwa sa sansinukob.
sa hangad mo siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paghiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo." Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka,
Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa. Ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsulod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Ikaw lamang aking
nasaan ang aking muog at tanggulan? Sa Diyos lamang mapapanata ang aking kaluluwa. Sa announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na po ang mga ministry, organization, HDN at mga samahan ng ating simbahan sa darating na January 29, 2024, Lunes, sa ganap na ikadalawa ng hapon, para sa pagdiriwang ng banal na misa at maringal na pagpapahayag ng Minor Basilica ni Jesus Nazareno bilang Minor Basilica at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Ang punong tagapagdiwang sa araw na iyon ay ang kanyang kabunyian, Jose Fuerte Cardinal Advincula, Arsobispo ng Maynila. Sa lahat po ng may mga lumang palaspas na ginamit noong Linggo ng Palaspas, maaari nyo na pong dalhin sa simbahan ang mga ito. Ito po ay susunugin sa darating na February 13, 2024, Martes, bago ang Miyerkules ng Abo sa February 14, 2024. Inihahandog po ng simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos.
Ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong sa aming pakikinabang sa iyong kagandahang loob na bumubuhay. Lagi nawa naming maikarangal ang iyong pagpapalang sa aming ibinibigay sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa taglay ang pag-ibig ng mahal na pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Inipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sa gisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.